You are listening to the Victory Podcast. We hope this message will find favor in your life. For more updates about Victory, log on to victory.org.ph and bookmark our website in your browser. Now, here's your message. Alright, so tutuloy po natin yung series natin ng Abraham School of Finance. And if you've been here, ito po yung pinag-uusapan natin, third week po natin ngayon. Scheduled for 4 weeks, so apat na linggo po natin siya pag-uusapan, so meron pa po tayo next week. Ano? So tama-tama, dahil alam ko na malapit po sa puso natin pag pera ang pinag-usapan. Tama ba yon? Ayaw pa natin umamin, pero totoo yon. Okay. So pag pera talaga yung pinag-usapan, talagang iba na yan. And I know for some of you, when we talk about money, hindi kayo at ease, especially in the context of a church. Dahil hindi po tayo sanay na pera ang pinag-uusapan sa simbahan. Tama ba? Okay, kasi parang, okay, Pastor, dapat spiritual lagi yung pinag-uusapan natin. Eh, yung pera, ang daming kalokohan na kasama niyan. And some of you, okay, if you are here, and yung iba, actually may mga nakakausap akong ganito, no? Yung iba sa inyo, galing sa ibang church. And you transferred to this church simply because merong kayong hindi nagustuhan sa church na yon. And may mga nakakausap po ako, many times it's about money. Kung paano ginagamit ng mga leadership ng church yung pera. Kung paano minamanage ng mga leaders natin, especially the pastors, kung paano ginagastos yung pera ng simbahan. And yung mga nakakausap ko po, many times they are actually right sa decision nila at yung tama rin sa pananaw nila na namimishandle talaga yung pera. And some of you are here today and that's probably your situation. And okay lang yan. Some of you, ang iniisip nyo, yung church, parang yung church laging pera lang ang habol sa akin. Naisip nyo na ba yon? Siyempre, walang aamin sa atin kasi mababait tayo, di ba? Pero if you're a normal person and if you are working here today, may iisip mo yan. And meron, kung hindi mo man may iisip, actually, naririnig natin yan sa mga tao. People would say, yung church, pera lang ang gusto sa'yo niyan. I have a relative, a very close relative. One time, kinumusta niya ako. Okay, so tinawagan niya ako. Tapos sabi niya sa akin, June, kumusta ka na? Nagtatrabaho ka na ba? So sabi niya gano'n, nagdo-doktor ka na ba? Sabi ko, I worked as a doctor for some time, pero ngayon, nag-full-time ako eh. Sabi niya, ano yung ibig mong sabihin full-time? Sabi ko, nag-pastor ako sa church. Nag-work ako ngayon, full-time, as a full-time worker sa church. Alam mo, sagot niya sa akin, alam mo, ganda niyan. Malaking pera dyan sa simbahan. Is he right? Tama ba siya? You see, many people today talk about that. Pinag-uusapan na po ngayon yan. So dapat natin siyang i-open dito. Kasi hindi lang po natin naiisip yan. Actually, sinasabi na ng mga tao yan. People would say, kung gusto mo ng pera, magtayo ka ng sarili mong simbahan. Malaking pera dyan. And they would even cite examples of people that may sound familiar to us. Okay? So, hindi po kasama yung June Aguilar doon, ano? Disclaimer kagad eh. But people would say that, and there's a truth in that, okay? May katotohanan din naman po yun, simply because meron po talaga mga naturingan na religious leaders na talaga namang hindi marunong humawak ng pera at selfish pa rin. At talagang yung pansarili lang nila iniisip nila at umaman talaga yung iba, okay? But at least for this church, let me just say this, ano? And we have talked about this as pastors of Victory. And let me just say this, na we actually don't need your money. And we are not after your money. Okay? So at the onset, gusto ko lang po sabihin yan. Okay, na hindi po importante sa amin kung nagbibigay ka o hindi. Actually, sa church po natin, hindi po namin alam kung sino yung mga nagbibigay o hindi. Okay? Wala po kaming mga checklist. Okay? Si June, nagbigay yan. Last week, hindi nagbigay yan. Ah. Okay? I-review natin yung history niya. Okay? So wala pong ganoon, wala po kami listahan kung sino 'yung nagbibigay at sino po 'yung at hindi nagbibigay. We trust you enough that you are mature enough to know what you need to do how in honoring God with your wealth and how to handle your money. Okay po ba 'yan? Okay, so hindi po tama na sabihin na 'yung simbahan ang habol lang sa akin 'yan pera. Because this church is not a money-making organization. Hindi po pera 'yung pinag-uusapan dito. And if you're not giving your tithes or your offering, it doesn't matter. We treat you the same way. We love you still. Okay? Hindi po dito yung alam niyo sa mga department store na paglabas mo ng pintuan may tutunog kasi hindi ka nabigay ng tithes.
Hindi po tayo nagpapa-install ng ganon. Alright? So, yung iba sa inyo, you've been coming here for several years already. Hindi pa kayo nagbibigay ni isang sentimo. It doesn't matter. We still love you and we will still serve you. Alright? So, kailangan klaro lang po sa bawat isa sa atin yon. Hindi po yung iba sa atin, di ba, yung iba sa inyo, ano, yung nagpapa-child dedication kayo, nagpapa-officiate kayo ng wedding, tapos, ano pa ba, pag may namatay sa family members, we would go there and hold a service for you. Yung iba, naghingi kayo ng, ano, ng biblical advice from us, yung tinatawag na counseling, and ginagawa po namin yon. And that's actually free of charge, if you don't know, ano. Hindi po namin kayo sinisingil doon. Alright? So, ibig pong sabihin, pag humingi ka ng serbisyo sa church na to, lumapit ka sa pastor, hindi po namin tatanungin kung nagtatites ka o hindi. Hindi po namin checkin kung giver ka ba o hindi. Or do you deserve this or not? Because we do this free of charge. Why? Because this is our calling. Ito po yung pinapagawa sa amin ni Lord. Alright? So in the same way, if many of you are asking, eh, pastor, saan ba na napupunta yung tinatite ko? Okay, it actually goes to the ministry. Ministry po yan. In keeping our building. Okay? So again, kagaya sinabi ko, no, yung lamig po na nararamdaman nyo, hindi po Holy Spirit yan. Air condition po yan. Okay? Yung mga liwanag, okay, hindi po Shekinah glory ni Lord yan. Na si Lord talagang ano, yung sobrang glorious, lumiliwanag yung lugar. Hindi po yon. Okay? We hope ganon, para libre sana yung kuryente. Pero may mga ilaw po tayo. May binabayaran po tayo sa Meralco. So in the upkeep ng property ni Lord na in-entrust niya sa atin, in supporting our missionaries and our church workers, in the same way, yung may portion po dyan that goes to the benevolence. May mga iba po sa inyo lumapit na sa amin, nanghihingi ng tulong. If you're a member of this church, we are going to help you even financially. So doon po napupunta yung pera na ibinibigay nyo. Hindi po yan binubulsa ng mga pastor. Okay? Hindi po yung bago jacket ni pastor, ah. Okay. Sa tights yata galing yun, ah. Or yung iba nga, eh. Oh, si pastor, ano, ah. May bagong kotse, ah. Oh, malaki-laki na naman siguro pumasok sa tights. People think that, eh, right? Punyari pa kayo. Okay? So kaya ako na sinasabi kasi naiisip nyo, ayaw nyo lang sabihin, eh. People think that way. And let me tell you this, ano, pag tinanong niya kami kung magkano sweldo namin, kami po mga pastor, kami ni Pastor Dennis, yung mga campus ministers namin, wala po kaming sweldo. What we get is support. Which means, sa mga nagbibigay po, doon po kinukuha yung pang-suporta sa amin. Ibig pong sabihin yan, pag wala pong nagbigay, wala pong mapupunta sa amin. Okay? But by saying that, let me clarify this, ano? Hindi po ibig sabihin na dahil nagbibigay kayo, kayo yung supporter namin. O kayo yung bumubuhay sa amin. You see, whether you give or not, God is the one who is supporting us. Okay, so kailangan klaro lang po yon. So hindi ko sinasabing magbigay kayo dahil kailangan namin. Hindi po yon. When you give to God. You don't give to the pastors. Hindi po kami yung binibigyan nyo rito. And handa po kami doon. Pag hindi po kayo nagbigay at wala kami na-receive, we'll still be here and still serve God. Okay? So hindi po kami nakadepende sa binibigay nyo. So, huwag niyo pong sanang isipin na pera lang ang habol ng church. Kasi hindi po totoo yon. You see, when you say, attend ako ng Sunday service, so may service doon eh. Kaya kailangan magbigay ka. Hindi po totoo yon. Actually, you go to places where they serve you and they charge you. Okay? Bigyan ko yun ng example. Punta ka sa favorite na coffee shop mo. Order ka ng favorite na kape mo. Okay? Pagka-order mo ng coffee mo, hindi pwedeng lalabas ka na lang and say, thank you, see you next week. Anong mangyayari sa'yo? Malamang ire-reprimand ka, malamang hahabulin ka ng guard. Okay, sana hindi ka namang kasuhan. Baka naman dalawin ka pa namin sa preso, ano? So, hindi po pwedeng gawin yon, right? Hindi ka pwedeng pumunta sa grocery store, magpunuin mo yung cart mo, tapos ilabas mo lang, uwi ka na. Sisingiling ka ron, tama? Not so in the church. Mag-tithe ka or hindi ka mag-tithe, magbigay ka ng offering o hindi ka magbigay ng offering, you're still welcome here. Okay? The point is, giving is a personal revelation from God. Kailangan maintindihan mo muna, magkaroon ka muna ng personal encounter bago ka magbigay kay Lord. Explain po natin ngayon yan. Okay, so quick review lang kung ano na yung mga na-discuss natin, especially kung first time mo ngayon.
Okay, so last week, 2 weeks ago, we talked about the covenant. Ibig pong sabihin, that's the agreement. Yan yung kasunduan na ibinigay sa atin ni Lord. Okay? Sinabi po ni Pastor Dennis, siya po yung nag-preach noong time na yon, in Christ, you become the recipient of all the benefits of God's covenant. Lahat daw po ng benepisyo, okay? Lahat ng, kumbaga, yung lahat ng pagtanggap sa atin napunta. Si Lord, lahat ang nagbibigay. So, He is on the giving end, we are on the receiving end. Okay, so napakaganda po ng covenant na binigay sa atin ni Lord out of His goodness and righteousness and love and mercy and grace towards us. Last week, pinag-usapan po naman natin yung issue ng stewardship. At dinifferentiate po natin kung ano yung itsura ng tao na steward versus an owner. And many times kasi, we act like an owner. As if, tayo yung naghirap niyan. Akin yan. Okay, ako yung pumasok dun sa trabaho, kaya ako yung sumweldo. So yung sweldo, akin yan. But everything comes from God. Yan po yung pinag-usapan natin last week. Kahit yung kakayanan na to produce wealth, yung skills mo, yung creativity mo, yung galing mo, yung husay mo sa pagtatrabaho, lahat galing kay Lord yan. Kaya pag tin-raise mo, everything actually comes from God. Okay? So yung product ng skills na binigay sa'yo ni Lord, which is the money, the sweldo that you bring home, kay Lord pa rin talaga yan. Okay? So this afternoon, we're going to talk about tithing. Alright? So again, Abraham School of Finance. So titignan po natin yung buhay ni Abraham on how he handled his money. Genesis chapter 14, verse 14. Sabi po rito, okay, quick background bago ko basahin to. Ano? Ito po yung story na kung saan, di ba, last week, naghiwalay na si Lot at saka si Abraham. Si Lot, malapit po siya natira dun sa area ng Sodom. Meron po silang hari sa Sodom. Yung lugar po na yon, meron pong 5 na hari na nagsama-sama, tapos nagrebelde sila. Dahil po under sila sa 4 na hari. Okay, yung 4 na hari na to has been ruling over them. Yung 5, sabi nilang ganoon, sawa na kami na magpa-under dito sa 4 na to. Magrebelde na tayo so that we could be independent. Okay, so yun yung sabi nila. So nakipaggera po sila. And what happened was, natalo po yung 5 against dun sa 4. Okay? So yung mga subjects na 5 na hari, nagsama-sama sila despite na 5 sila against 4, they still lost the battle. So natalo po sila, kasama po doon yung king ng Sodom. Ibig pong sabihin, si Lot na nakatira sa area na yon, natangay sila as captives. Lahat ng ari-arian nila, nakuha at tinangay din. Okay, so ito po yung binabasa natin yan, verse 14. When Abraham heard that his relative had been taken captive, si Lot po yan, he called out the 318 trained men born in his household and went in pursuit as far as Dan. So dahil po nahuli raw, okay, yung kamag-anak niya, yung pamangkin niya, si Abraham, kinuha ilang kalalakihan daw? 318. Can you imagine? 4 na hari na pinagsamang puwersa yung kalaban, yun yung hahabulin nila, ilan yung tao niya? 318. May pag-asa ba? Tingnan natin. Verse 15, during the night, Abraham divided his men to attack them and he routed them, pursuing them as far as Hobah, north of Damascus. Okay, so hinabol daw nila nung pagdating ng gabi, inatake nila, and they actually routed, meaning to say, they won over those 4 kings. Nanalo sila. 318 against 4 armies put together. Sila pa rin yung nagtagumpay. Verse 16, he recovered all the goods and brought back his relative Lot and his possessions together with the women and the other people. Nabawi nila lahat ng nahuli as captives. After Abraham returned from defeating Kedorlaomer, yan po yung ano, yung hari ng yung leader ng 4, and the kings allied with him, the king of Sodom came out to meet him in the valley of Shaveh, that is the king's valley. Verse 18, when Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine, he was priest of God Most High, and he blessed Abram, saying, blessed be Abram by God Most High, creator of heaven and earth. And blessed be God Most High who delivered your enemies into your hand. Then Abraham gave him a tenth of everything. First mention ng isang tao na nagbigay ng tithe, the 10%, ikapo sa Biblia, si Abraham po yan. Okay, so unang-unang binanggit yung salita na tithing or the 10% o yung ikapo sa Biblia. So importante po yon. Every time na yung isang word, yung first mention na principle, every time na merong unang-unang babanggitin sa Biblia, yun po yung dun mo makukuha yung pinaka-meaning nung word na yon. So yun po yung aaralin natin. Tuloy muna natin yung istorya. Verse 21, the king of Sodom said to Abraham, give me the people and keep the goods for yourself. Sabi ng king ng Sodom, okay,
ibalik mo na lang yung mga tauhan namin, yung mga tao, yung mga subjects namin, lahat ng ari-arian, sa'yo na yan. Ganda ng deal, di ba? Okay, dahil niligtas mo kami sa kapamakan, sa captivity, lahat ng in gratitude to you, dahil natutuwa kami sa'yo at nagpapasalamat kami sa'yo, balik mo lang yung mga tao namin, lahat sa'yo na. Pero ito po yung sabi ni Abraham. But Abraham said to the king of Sodom, I have raised my hand to the Lord, God Most High, Creator of heaven and earth, and have taken an oath. Nagbigay ako ng panata sa Panginoon that I will accept nothing belonging to you, not even a thread or the thong of a sandal, so that you will never be able to say, I made Abraham rich. Sabi ni Abraham, hindi ako tatanggap kahit na isang maliit na bagay galing sa iyo para walang makapagsabi na tao ang nag-bless sa akin. Naitindihan natin? Okay, explain ko pa yan mamaya. And verse 24, I will accept nothing but what my men have eaten and the share that belongs to the men who went with me. To Aner, Eskol, and Mamre, let them have their share. So sabi ni Abraham, yung mga kasama ko, sila na lang. So yun po yung puso ni Abraham. Again, si Abraham po yung unang-unang nagbigay ng tithe. Ano ba yung tithing? Okay, so para maitindihan natin yung tithing this afternoon, tignan natin the spirit behind tithing. Meron po akong tatlong bagay na isi-share sa inyo this afternoon. Tatlo po ito, the spirit behind tithing, the principles regarding tithing, and ano ba yung tamang attitude towards tithing? Na pag tithing na yung pinag-usapan, okay, ano bang pakiramdam mo? Marami sa atin, parang namimilipit ka na, kasi hindi ka nakapagbigay kanina. Kung alam mo lang na tithing, sana nagbigay ka para hindi ka guilty ngayon. Di ba? Ngiti ka lang para hindi halata ikaw yon. Okay? Di ba? Pag tithing na yung pinag-usapan, parang medyo uneasy tayo. Okay? But let me tell you this, importante mo siyang maitindihan kasi ito po yung pamamaraan kung paano natin ino-honor si Lord. So let's look at the spirit of tithing. Ano ba yung motivation? Ano ba yung posture ng heart ng tao pag nagbibigay ng tithing na ginawa ni Abraham, pinakita niya sa atin? Unang-una, gratefulness. The spirit behind tithing is a heart that is grateful. A heart that is thankful before God. Okay, sabi dito sa verse 20, and blessed be God, Most High, sabi ni Melchizedek, who delivered your enemies into your hands. 4 armies against 318 na tao ni Abraham. Nanalo sila Abraham. That's in itself a miracle from God. Tama? I mean, 4 army to. Mas marami sila. Mas trained sila. Okay, si Abraham, although binanggit na trained sila, hindi naman talaga sila mga soldiers. And yet, they were able to win. Why? Because the Bible says, it is God who delivered the enemies into the hands of Abraham and his men. That is why, nagbigay po ng ikapo, nag-offer si Abraham. Bakit? Kasi grateful siya, nagpapasalamat siya, Lord. I mean, suntok sa buwan yon, pero nangyari. Nanalo kami, kahit 318 lang. And it's because of you. So, ibig sabihin, nagbibigay tayo kay Lord, nagbibigay ka sa offering dahil masaya ka at nagpapasalamat ka kay Lord. That's the number one posture. Dapat ganon. That's the spirit behind giving. You are grateful to God. Hindi po tayo nagbibigay dahil you are asking something in return. Okay? Si Abraham, nung nagbigay po siya, wala naman siyang hinihiling kay Lord na kapalit. Tama? So whenever you give your tithe, don't expect something back. Bakit? Kasi lagi ko naririnig yan sa mga tao, nagbibigay ako ng tithes. Bakit? Para i-bless ako ni Lord. So ano na nangyayari ngayon? So si Lord, isang malaking ATM machine na naman. Tapos yung ATM card mo, yung tithe envelope natin. Okay Lord, nagbigay ako ha. Okay, withdraw. Di ba? Ganun eh. So balik na naman tayo sa dati. Ang tingin natin kay Lord mali. You see, you give because you are grateful. Amen? Pangalawa, not only it is about gratefulness, it's also about worship. You give to God because you want to worship Him. You want to declare kung sino siya. Yan po yung ginawa ni Abraham. Okay, dineclare niya kung sino ba talaga si Lord. I have raised my hand. Unang-una sabi niya to the Lord. Sino yung Lord? The one who is in control. The one who calls the shots. The master. Okay? So, sinasabi niya, yung God, He is the Lord. Pangalawa, He is the God Most High. Siya yung pinakamataas sa lahat. Siya yung karapat-dapat. And not only that, He is the Creator. Very important yung word na to. Because whoever created owns what has been created. Okay? So, dahil si Lord yung Creator, siya yung may-ari ng lahat. So, when
Abraham was actually saying this and declaring these words, dinidescribe niya kung sino si Lord. He is actually worshiping God. So when he was giving his tithes, he was worshiping God. It was an act of worship. He was saying, Lord, pwede ako magbigay. Unang-una, kontrolado mo eh. Yung gera kanina, eh sa'yo galing yung victory, ikaw may control nun. Dapat kang papurihan. At lahat ng bagay na binabalik ko lang kasi unang-una, sa'yo rin naman yon. So again, it's the spirit of tithing. Why do you give? What's the right motivation? Because you are grateful. Pangalawa, because you want to worship God. Pangatlo, because you want to acknowledge that God is our source. Sinasabi mo na si Lord ang pinanggagalingan ng lahat ng merong ka ngayon. Okay? Alam mo ba na yung buhay mo, hindi sa'yo yan, galing kay Lord yan. Yes, yung katawan na merong ka ngayon, galing kay Lord yan. Yung damit na yan, okay, alam ko ikaw bumili yan. Hindi ko alam kung saan mo binili. Yeah? O niregalo lang sa'yo. But the point is, if you trace that back, it all belongs to God. Blessing lahat sa atin ni Lord yan. Ito po yung sabi ni Abraham, I will not accept nothing belonging to you, not even a thread or a thong of a sandal, so that you will not be able to say, I made Abraham rich. Sabi niya ganun, hindi, walang pwede magsabi kahit sinong tao na kayo nagpayaman sa akin, na kayo ang nag-bless sa akin. Kasi ang stand ni Abraham, si Lord ang nag-bless sa akin. Naintindihan po natin? And I pray every one of us will be able to say that God is the one blessing you today. Hindi ko sinasabi na ano, no? Okay, hindi ko sinasabi na pagkatrabaho, tapos pagsweldo na, sabi mo sa boss mo, hindi ko tatanggapin yung sweldo. Because God is the one blessing me. I'm not saying that, okay? Wag, tanggapin mo yung sweldo, hello. Okay? Minsan kasi parang ano, masyado natin in-spiritualize lahat eh. The point is, yes, tanggapin mo yung sweldo, magpasalamat ka sa boss dahil ginamit siya ni Lord, pero the source is still God, si Lord pa rin yun. Ginagamit niya lang yun, yung boss mo. Yes, magpasalamat ka kay boss, pero si Lord ang pinanggagalingan ng lahat. Dapat po natin maintindihan yun. Otherwise, again, back sa pinag-usapan natin last week, iisipin mo na naman, ako nagpakahirap niyan. Ako pumasok sa trabaho, ako nag-punch in, ako nag-submit ng report, ako yung nakipag-usap, ako yung nag-close ng deal, ako yung pumirma, ako yung kumausap sa mga engineer, sa gumagawa ng construction and all that. So ako lahat yan. No. Si Lord po ang nagbibigay sa bawat isa sa atin. He is the source. Not until you understand that, then you are now ready to give. Pag hindi mo naiintindihan itong tatlo na to, no? Ito yung tatlo. Yung gratefulness, yung worship, and the acknowledgement that everything comes from God and He is the source. I mean, baliwala po yung giving natin. Okay? So, kung nagbibigay ka o magbibigay ka tapos parang feeling mo hindi ka naman dapat nagbigay, please don't give anymore. Yeah. Pag feeling mo, sayang yung pera ko noon, huwag ka na magbigay. Yeah, as your pastor, please. You're not helping yourself. Okay? Pag it's not an act of worship, yung parang feeling mo, part of the program, okay, bigaya na, kung ano yung lumabas sa barya, kay Lord. Don't give. Don't. If you are thinking na dahil nagtatrabaho ka kaya may maibibigay kay Lord, hindi siya yung source, don't give. Kasi mali pa yung motivation natin. And I hope after this, magiging tama na and God is going to help us and change us. Amen? Okay, so yan yung spirit ng tithing. Let's now talk about the principles of tithing. Very important to para ma-appreciate mo kung ano yung ginagawa o ano nangyayari pag nagbibigay ka ng tithe. Unang-una, first. Unang-unang, tama naman, di ba? Ba't kayo tumatawa? Hindi. Di ba, yung, the first principle of tithing, tithing is the first. Yun yung una. Okay, sabi sa Proverbs 3, verse 9. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. So yung unang ani, yung unang-unang kukunin mo, yung unang-unang tatanggapin mo, yung unang-unang mahawakan ng kamay mo, dun mo raw, yun daw ang magiging source ng, I mean, yun yung panggagalingan ng i-offer mo kay Lord. So ibig sabihin, yung tithe is the first. Siya dapat yung una. Bakit una? Yeah, hindi mo naisip yun, bakit una? Hindi ba, Pastor, hindi ba pwedeng bayaran muna natin yung Meralco? Bayaran muna natin yung Sky Cable? Bayaran muna natin yung PLDT? Bayaran muna natin yung bill ko ng Smart o ng Globe o ng Sun? Talk and text? Ano pa ba? Red. May red ba? Piltel? Yung mga nasa poste pa yata, Pastor Dennis. Anyway, so
Minsan kasi iniisip ng mga tao, hindi ba pwedeng bayaran muna lahat para at least lahat ng distraction natanggal na para yung kay Lord talaga yun yung, I mean, kumbaga na, naayos ko na bago ko ibibigay kay Lord. So what is the heart when you talk about the tithing being the first? You see, kaya po first, it's because it talks about the priority. Una siya, not because of the numerical value na number one, it's about priority. God wants you to give Him the priority. Okay? Dahil pagkabigay sa'yo, hindi mo na yung, ano, yung nagastos mo na, tapos saka ka mag, thank you Lord, gratefulness. Hello, pagka-receive mo pa lang, say thank you, say, worship. Okay? Acknowledge that He is the source. Dapat ganun na kaagad yung response. That is why, tithe is the first. Dahil inuuna mo si Lord. Hindi po pwedeng ano yung, kung ano yung tira-tira na lang. Many of us give that way. Nagbibigay ka kung ano yung matira. Okay? Lord, eh, ang dami kong bayarin eh. Total, hindi mo naman kailangan ng pera. So, next week na lang. Di ba? So, yun yung inisip natin. So, God is not the priority anymore. Parang ano, hindi lang pera yan. In our relationship, yung when you give priority to something, you value that relationship eh. Okay? If you are married, mga married na men, can you raise up your hands? Okay, ito yung mga ano, mga lalaki na married. Praise God. Okay, so pag galing kayo ng trabaho, di ba? Pag uwi mo ng bahay, pag kinausap ka ni Mrs. kumusta ka, hindi mo pwede sabihin sa kanya, pagod ako ngayon, naubos na yung oras ko, ubos na yung energy ko. Okay, so huwag mo muna akong guluhin. I mean, ini-interview mo na naman ako. How many of you knows na hindi maglalas yung relationship mo kung ganun yung ano, kung ganun yung attitude mo, right? Kasi what you're saying is, alam mo, hindi ka priority. Naubos na yung energy ko, yung priority ng energy ko sa trabaho and providing for you and taking care of my responsibility. Ang priority ng time ko, yung again, yung trabaho, si boss, maraming pinapagawa, ikaw hindi ka priority sa akin. So kung ano yung matira, yun na lang i-enjoy mo. Pasalamat ka nga, kaya ko pang umuwi. Sakit naman nun. Okay. You see, if you're not prioritizing it, hindi mag-work yung relationship. Right? So ganun po yung principle na tinuturo sa atin ni Lord. It has to be the first because we're keeping a good relationship with God. Na hindi ka nakakalimot, na hindi tira-tira yung kay Lord. Unahin mo na kagad. But by saying that, hindi na may ibig sabihin na ano, yung talagang, okay, halimbawa, lalabas na sa hospital si Mrs. Nakuha mo yung sweldo Sabado. Sabi mo sa kanya, oh, hindi ka pwedeng lumabas bukas kasi dapat mauna yung tight. So Monday ka na lalabas. Hindi naman ganon, okay? Eh, problema rin yon. I mean, God has given us the principle of tithing, but aside from that, God has also given us an important thing, and that is common sense. I mean, minsan, common sense na lang naman yon. Hello. Again, catch the heart, catch the spirit behind it. Ang sinasabi lang ni Lord, give priority to me. Alalahanin mo ko palagi. Kasi lagi si Lord, nasa hulihan. Okay? Pag gumawa ka ng budget, hindi naman inuuna yung tithe. Laging si Lord, Lord, naiintindihan mo naman ako. Baon ako sa utang ngayon eh. So, Lord, pag mayaman ako, bibigyan kita ng tithe. Gusto mo, double tithe. Di ba? So, gagawa ka pa ng promises, pero it won't work. The point is, it is the first because God wants you to give Him the priority. Work out that relationship. Another principle about tithing, it's whole, buo. Sabi sa Malakay 3:10, bring the whole tithe into the storehouse. Buo yung tithe. Okay? Hindi, ibig sabihin, huwag mong utang-utangan si Lord. Lord, pwede ba 2 gives? Pwede. Umagat hapon, di ba? At least Sunday pa rin. The point is, ano, yung ibigay mong buo. Bakit? Kasi pag binibigay mong buo, ibig sabihin pinagplanuhan mo, ibig sabihin buo rin yung puso mo. Hindi, huwag mong hati-hatiin. Okay? Talks about your devotion and your commitment to God. 100% ka mang committed kay Lord. Okay? Next, not only first and whole, it is also holy. Leviticus 27 verse 30, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Yung tithe mo, holy yan. I-treat mo yan as holy. Pag sinabing holy, ano ibig sabihin nun? It is set apart. Ibig sabihin nun, talagang hiniwalay mo siya, that's special siya. It is holy, it has been set apart, simply because it is also the best. So pag nagbigay ka, give your best. Set it apart, ihanda mo na talaga siya. Hindi yung ano,
yung pagdaan ng ano ng offering bag. Yan na nga. Hindi na holy yung treatment mo eh. It's as if you're not giving your best. You give your best. Okay? So again, tatlo yung principle ng tithing. First, una siya because of the priority, whole and holy. Treat it with respect. Why? Because you're honoring God. You're worshiping God at the time. Okay? So ano no? Advice ko lang kayo ano? I mean, encourage ko pala kayo. If you have a family here, okay, pray as a family for your tithe. Yes. Magpray po kayo na pamilya kayo. Thank God for your tithe. Thank God that you are able to worship and honor Him with your wealth. Amen? Para at least yung mga anak nyo, naiintindihan din nila. Hindi yung anak, oh, mukha kang kawawa, mukha kang inapi, mukha wala tayong pera. Oh, ito, hulog mo yan sa, ano, sa tithes and offering mamaya. Ano yung natututunan ng mga anak natin? Okay, para hindi kami mukhang kawawa, maghulog tayo ng offering. You see? That's not the point. You give because you want to honor God. Amen? It is holy before God. Naiintindihan po natin? Eh, minsan parang feeling natin, ano eh, nahihiya tayo pagdating sa offering. Minsan nga, pag maliit ang, ano, ang nilalagay mo sa offering, hindi mo lalagay ang pangalan eh. Pero pag malaki, kumpleto. Pati middle name mo, nandun. Minsan nga, gusto mo pa lagyan ng, ano, ng telephone number para makapag-send ng thank you message sa'yo. Di ba? Treat it holy because it is part of your worship to God. Amen? Okay, so again, sabi ko sa inyo, tuturuan ko kayo about the spirit behind it, the principles of tithing, and lastly, the attitude towards tithing. Ano ba yung tamang attitude pagdating sa tithing? Okay, and I want to talk about tithing as a law against life. Law versus life. You know, pag binasa mo, ano, pag inaral mo yung tithing ngayon, that's one of the most controversial words sa church ngayon. Alam nyo ba hanggang ngayon pinagtatalunan pa rin niya kung tama magbigay ng tithe o hindi? Alam nyo ba na mayroong mga pastor at may mga Christian organizations ngayon that would tell you tithing in the New Testament, that's, you cannot find that in the New Testament. Hindi mo na rin makikita yan. And some would say, New Covenant na tayo, sa Old Covenant lang effective yan. We are not under law anymore, we're under grace. A lot of people would talk to you about that. Okay? So, ano ba talaga yung sinasabi ng Bible? Is it a requirement now, ngayong Kristiyano ka, na magbigay ka ng tithe? O talagang obsolete na yan? You see, dalawa lang po yan. Dalawang school of thoughts lang yan. Okay? Yung nagta-tithe, sinasabi, that is essential. You have to honor God with the tithe. Yung pangalawa, hindi daw tithe. Hindi daw dapat tinatawag na tithe yan. Tinatawag daw dapat yan na grace giving. Okay? So, hindi daw tayo under law, we're under grace. So, what we give through grace. Okay, so yung po daw yung ano, yung dalawang klase. But yung dalawa na yon would agree that everyone should still give. Okay? Wala pong nagsasabi doon sa dalawa na yon na wag na tayo magbigay, hayaan na natin sila. Okay? So lahat would agree that we have to honor God with our wealth. Kung paano mo lang ginagawa, yun po ang pagkakaiba. Okay? So inaaral ko po yan. Took me several days actually to study that. Hanggang kanina umaga nga, inaaral ko pa siya so that I may be able to share it with you today. Ano ba talaga yung pinakapuso niyan? You see, meron po akong pinuntahan na website, and this guy, this pastor, talagang elaborate siya, nag-cite siya, ang daming ano, verses sa Bible. Siya yung nagtuturo na huwag tawaging tithe, grace giving. In-email ko po siya, okay? Mga 3 days ago, nag-email po ako sa kanya, tinatanong ko, okay, ano ba itsura ng grace giving? Right? Kasi, pag hindi ako magta-tithe, malamang makalimutan ko na yan. Malamang hindi ako magbigay. Okay? So, in-explain niya sa akin. And here's what I got, ano? Sa pag-aaral ko po. Yung mga nagsasabi ng grace giving, they teach you that simply because they don't want you to do it out of compulsion, out of obligation, as if you're under the law. Yun po yung ayaw na ayaw nila. Kaya they are the advocates of grace giving kasi ayaw nilang mapilitan ka or pinipilit ka pang nagbibigay ka. That's it. Yung mga nag-advocate naman po ng tithing, sinasabi nila na ayaw nila ng grace giving kasi pag sinabi mo sa tao, we're not under the law anymore, we're under grace, give whenever God speaks to you, wala pong magbibigay. Nobody will be generous enough, nobody will be moved by God to give. Makakalimutan, wala magbibigay. So pag tinignan mo, pareho naman silang tama eh. Right? Pareho po silang advocates ng giving and honoring God with our wealth. Iba lang yung approach. The heart is the same. Okay? So whether you are believing in tithing as part of the New Testament
or hindi ka naniniwala, sinasabi mong Old Testament yan, walang exempted sa atin, lahat pa rin tayo dapat magbigay. Amen? Okay. So, at least klaro po yan sa bawat isa. Okay, so, may mga verses po na both camps would agree in. Ito po yon. 2 Corinthians 8:5. And they did not so as we expected. Talking about the Macedonian church. Yung Macedonian church, they gave. And when they give sacrificially. Sabi sa Bible, beyond their ability to give. So, mahirap lang po ito itong mga taga-Macedonia. And yet, pagdating sa bigayan, nangunguna sila. Ito yung tinatawag natin sa Pilipinas na isusubo na lang, ipamimigay pa. At least hindi pa nalawayan, di ba? Nahingahan lang. So, yun po yung attitude nila. Para sa kanila na, kailangan nila, and yet, ibibigay pa. So, ito po yung Macedonian church. But they gave themselves first to the Lord and then to us in keeping with God's will. Ano yung sikreto nila where they were able to honor God even sacrificially? Kasi sabi dyan, they gave themselves first. Bago sila magbigay galing sa bulsa, binigay muna nila yung sarili nila kay God. Okay? So binigay muna nila yung sarili nila kay Lord. You see, if you have not given yourself to God, mahirapan ka magbigay kay Lord. Yes. Kung hindi mo pa naisusurrender yung buhay mo sa Panginoon, hindi ka makapagbigay kay God. And that's just the reality. Kaya po maraming tao ngayon, talagang pag pinag-usapan na yung offering or tithe, ayaw nila yan. The problem is, hindi kasi nila na-surrender lahat kay Lord eh. How much more and then to us, sabi dyan. Okay? Unang-una, hindi nga naibigay kay Lord. Eh, paano pa magsusupport ng ministry yan? Paano pa magsusupport ng church yan? You see, these are very important things. Kung gusto mo maging giver, if you want to honor God with your wealth, don't just give. Wag ka magbigay. Wag ka magbigay. You start by giving up yourself first. Ibigay mo muna yung buhay mo kay Lord bago mo ibigay yung ari-arian mo or i-offer sa Kanya or yung pera or yung tithe na sinasabi or yung offering. If you have not given your life to Jesus yet, as your pastor, as the pastor here, wag ka magbigay ng tithe, wag ka magbigay ng offering. It won't benefit you. Magbe-benefit ka lang kung alam mo na anak ka ni Lord, siya yung provider mo, and once you understood what Jesus did on the cross, at binago ni Lord yung buhay mo, saka ka magbigay. Doon, nau-honor si Lord. You see, giving tithes and offerings, ang acceptable po, even in the Old Testament, nangyayari lang po yan sa chosen people of God. If you're an alien in the land, okay, kung estranghero ka, kung hindi ka Israelita, kung hindi ka chosen, hindi ka pwede mag-offer-offer doon. Okay, hindi ka pwede makisaw-saw doon. Alright? That's just it. Either anak ka ni Lord or hindi. See, pag anak ka ni Lord, now you can honor Him with your wealth. Why? Because you are giving to God, not to people. You're giving to God, not to a church. You're giving to God, not to a ministry. So dapat okay muna yung connection ni Lord bago mo isipin na magbibigay ka. Amen? Okay, so dapat maintindihan po natin yan. Alright, so pag naintindihan mo na yan, now that you've given yourself to the Lord and then to the ministry, you are now keeping in with God's will. So ibig sabihin, you are now walking in the will of God. Okay, so ano ba, sino ba yung, ano, yung pinaka-model natin when it comes to giving? Of course. Oh, sorry. Let me discuss this before I go into that. Ano? So, paano ba dapat magbigay kay Lord? Na everyone would agree, whether you're a grace giver or a tither or kahit saan ka pa, paano ba ang New Testament, New Covenant way of giving? Okay? So, ito po yung sabi sa Bible. 1 Corinthians chapter 16, verse 2. On the first day of every week, paano magbigay kay Lord? Sabi sa Bible, on the first day of every week, talks about the regularity of giving. Dapat regular. Hindi yung pabugso-bugso na kung kailan mo lang feel. Alright? Or depende sa pasok ng pera yan, Lord. It has to be regular. On the first day of every week, sabi ni Paul, each one, ibig sabihin, individually, we should give. Lahat, walang exempted. Okay? If you are receiving blessings, kasama ka dyan. Eh, pastor, ay grade school lang ako. Hello. You're part of that. Individually. Each one of you. Okay? So, kasama po tayo lahat dyan. Eh, estudyante lang ako, hindi naman ako nagtatrabaho eh. Are you being blessed by God?
If yes, then you have to honor him with that blessing. Amen? Okay. Of you should give, each one of you should set aside a sum of money. Set aside. Ibig sabihin, yung giving in the new covenant is methodically. May method yan. May paraan yan. May proseso yan. So, isa-set apart muna. Ihiwalay muna. One thing that would really help you para makapagbigay ka talaga kay Lord, ihiwalay muna kagad. Sa pagdating ng sweldo, ihiwalay muna. Kasi pag magkasama yun, magagastos mo yun. Yes. Or sasabi mo, nautang mo yung para kay Lord. Utang kalimutan. So, laging ganun yung ano, yung nangyayari sa atin. So, methodically, a sum of money in keeping with his income, in keeping daw, in keeping with his income. Ano ibig sabihin nun? It has to be proportionate. Kung magkano yung binigay sa'yo ni Lord, in proportion to that, you give back to God. Pag malaki yung binigay ni Lord, malaki rin yung may bibalik mo. Tama? Okay, kung maliit, di maliit lang rin. Alright? So, kagaya nung kinanta kanina, pag binigyan ka ni Lord ng 100, ilan yung kay Lord? 10. Eh, hindi pwedeng binigyan ka ng 20, tapos sabihin sa'yo ni Lord, give me 10. Hindi pwede. Hindi ganun si Lord. Proportionate siya. Okay? Saving it up so that when I come, sabi ni Paul, no collections will have to be made. So pag dumating ako, hindi na tayo magkukolekta, hindi na tayo mag-uupuan, o ikaw, magkano ba? O, hindi na ganun. Ano ibig sabihin nun? Giving in the new covenant is planned ahead. Binagplanuhan. Alam mo yung mga totoong giver, bago pa dumating dito ng church, alam na nila kung magkano ibibigay nila. Yeah. Hindi yan yung pag-upo. Ay, offering na. Asan yung envelope? Ito, may barya pa. Pasok na natin dyan. Maliit, huwag na natin lagyan ng pangalan. You see, it's planned ahead. Yun po yung giving in the New Testament. Amen? Okay, so, what does the Bible says talaga? I mean, pag sinabing grace giving, a lot of people would say, ano ba, Old Testament yan eh. Ayoko niyan, yan tithing, Old Testament yan. New Testament ako eh. New Covenant kasi ako eh. Do you know what you're actually saying when you say you're a grace giver? Pag sinabing grace giver, dapat mas matindi ka. Kasi ito yung giving na example sa Bible. Sa New Testament, sabi ni ano ni John, Luke 3 verse 11, sabi ni John the Baptist, John answered, "The man with two tunics should share with him who has none, and the one who has food should do the same." Meron kang dalawa, bigay mo yung isa. Ilang percent yon? It's actually 50%. Not 10%, but 50. Luke 19 verse 8, "But Zacchaeus stood up and said to the Lord, 'Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back four times the amount.'" Sabi niya ganun, "Lord, nagkaroon ako ng encounter sa iyo, Lord Jesus. Talagang mali yung ginagawa ko. From this day on, I give half of my possessions." Ilang percent yon? That's 50%. So, nung naitindihan niya yun, ano yung reaction ni Jesus? Ito yung next verse. Jesus said to him, "Today, salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham." But sinabi ni Jesus na, "Today, salvation has come to you, Zacchaeus." Dahil nagbigay siya ng 50%? No. Dahil naitindihan niya, nagkaroon siya ng revelation, "Jesus, ikaw pala yan. Ang layo ko pala. Ang dami kong mali sa buhay. Mandaraya ako. Lord, ayusin natin to." See? Dahil nagkaroon siya ng revelation kung sino si Lord. Dahil nagkaroon siya ng revelation kung gaano siya makasalanan. Dahil inalaw niya si Lord na ayusin yung buhay niya at baguhin siya, sabi ni Jesus, "Today, salvation has come to your house." Kaya yun yung sinasabi ko kanina. Kahit na si Zacchaeus magbigay ng pera sa temple every day, if he's still living in sin, apart from God, that means nothing. But, if you have an encounter with Jesus, nakilala mo si Lord, now you could give. Amen? Okay. Bigyan ko pa kayo ng iba pang example kung paano yung grace giving, new covenant giving na sinasabi sa Bible. Matthew 19:21, Jesus answered, "If you want to be perfect," kausap niya yung rich young ruler, tanong sa kanya ng rich young ruler, "Paano ako makapunta sa langit?" Ito yung sagot ni Jesus, "Sell your possessions and give to the poor and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." Ilang percent yung hinihingi ni Jesus? That's actually 100%. Ito pa isa. Luke 14:33, "In the same way, any of you who does not give up everything he has cannot be my disciple." Ilan yung hinihingi ni Jesus? 100%. You see, if you are here today and you're saying, "Old Testament yan, Pastor. Old Covenant yan." Praise God, you understand now that you should give more than 10%. You see,
Many times kasi sinasabi natin, Old Testament yan, Old Covenant yan, hindi na ako under the law. The truth is, humanap ka lang ng butas dahil ayaw mong magbigay. Because if you understood, you will not only give 10%, you would go beyond the 10%. Amen? Why? Kasi yung priority mo si Lord, hindi yung kung ano yung kailangan mo dito sa mundo. Okay? So, paano ginagawa yon? Again, balikan ko lang. 2 Corinthians 8:5. They did not do as we expected, but they gave themselves first to the Lord, then to us. You cannot support the ministry unless you have first given your life to God. Okay? Again, our role model for that is Jesus Christ himself. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. That though he was rich, yet for your sakes he became poor so that through his poverty, that you through his poverty might become rich. You see, a model po natin dyan, si Jesus Christ. Ilan ang binigay sa atin ni Jesus? 10%? 50? He actually gave everything he had. He died on the cross for you and me. And that is our model. You see, pag naitindihan mo yung ginawa ni Jesus on the cross, hindi po mahirap magbigay kay Lord. Hindi po mahirap i-honor si Lord. Pag naitindihan mo na si Lord walang withhold, mabless ka lang, you will indeed be blessed. And you will be able to give back to God. Pag naitindihan mo, eto pa, pag naitindihan mo na si Lord ang source at hindi ikaw, mas madali magbigay. Amen? Yung last point, very important yon. Everything belongs to God. Pag hindi mo naitindihan na lahat galing kay Lord, mahihirapan ka magbigay. Pero pag naitindihan mo na lahat ng benepisyo, lahat ng tinatamasa mo ngayon, everything that you are enjoying now comes from God, then it is easy for you to give. Bigyan ko kayo na example. Okay, kailangan ko lang po ng volunteer. If you are here and you are an elementary student, can you just raise up your hand? Kailangan ko ng volunteer. Meron mag gusto mag-volunteer dyan. Okay. Hindi ka dito, iho. Okay, elementary. Elementary ka, ha? Mukhang high school. And then, sige, panigal. Pwede mo palakpakan natin habang lumalapit siya dito. Isa pa kailangan ko ng housewife. Housewife. Okay. Madam, lika rito. Okay. Alright. Anong pangalan mo? Melchor. Kano-ano mo si Baltasar? Tsaka si... Okay, Melchor. Melchor, sino kasama mo? Ate mo. Anong pangalan ng ate mo? Ha? Majo. Hindi Majong, ha? And then, sorry. Okay. Sige. Si Melchor and you are? Angel. Wow. Okay, asa pakpak? Okay, si Angel at saka si Melchor. Alright, so sa illustration na to, please try to imagine, medyo mahirap, pero tulungan nyo na lang. Kunyari po, mga anak ko sila. Mahirap imaginein, di ba? So, kunyari po, anak ko sila. And I wanna bless them. As their father, I wanna bless them. Okay? So, Melchor, gusto kita i-bless ngayon. Bibigyan kita ng 200. Okay lang ba sa'yo? Parang napipilitan ka. Parang feel ko lang, ha? Parang ayaw mo. Okay, meron pa ba tayong ibang... Hindi, biro lang, Melchor. Melchor, kung bibigyan kita ng 200, okay lang ba sa'yo? Ha? Pero ito yung condition. Okay? Pag binigyan kita ng 200, babalik mo sa akin yung 10% doon. Alam mo kung magkano 10% ng 200? Hindi. 20. Galing ni Melchor. Okay. So, bibigyan kita ng 200. Babalik mo sa akin yung 20. Okay lang ba yun? Okay. Buti pumayag ka. Okay, bigyan kita ng 200. Binigyan ko po si Melchor ng 200. Am I being generous to him? Yes. Yes, right? Okay, I'm being generous to him by giving him. Okay? So, kung makikita nyo, hinatak ko lang to doon, di ba? So, he wasn't expecting it and yet I gave it to him. Right? Simply because, again, kasi nga, ang illustration is, anak ko siya. Okay? So, I wanna bless him. Okay? So, Melchor, yung usapan natin kanina, okay, ibabalik mo lang sa akin yung 20. Okay? So, binalik sa akin ni Melchor yung 20. Am I still generous to him? Bakit? 20 lang kasi yung binigay niya eh. May 180 pa siya eh. The point is, galing sa akin yun eh. Right?
binabalik niya lang 20 nga lang eh. Eh paano kaya kung baliktad? Okay. O ba't ngayon nakangiti ka? Kanina malungkot ka. Paano kaya kung ganung ginawa sa atin ni Lord? But praise God, God in His goodness, yun lang yung binabalik sa atin ni Lord eh. Amen? You see, madaling ibalik. Bakit? Aside from hindi galing sa Kanya, 20 lang eh. Di ba? Eh 20 lang eh. Eh di okay lang yan, 20. Ano ba naman yung 20? Okay? Ano ba mabibili niyan? Corneto. Di ba? Ano gusto mo? Short sleeves or long sleeves? Ginugulo niyo ako. Okay. Balikan natin si Angel. Alright, Angel. Kung bigyan kita ng 1,000, okay lang ba sa'yo? Okay lang. Hindi ka naman magagalit. Oh, hindi ka naman tatanggi. Hindi naman feeling mo parang dinadaya kita. Okay, so bibigyan kita ng 1,000. Again, ano? Again, ang condition lang natin, babalik mo lang sa akin yung 10%. Okay? So may tanong lang ako sa'yo, what is the square root of... Okay. So babalik mo lang sa akin yung, ano, yung 10% ng 1,000. And that is? 100. Okay, 100. Very good. Okay. Parang school, ano? Okay, so Angel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Am I being generous to Angel? Yes! Yes. Okay? Pag binabalik ko sa kanya, Angel, yung usapan natin na at least balik mo lang sa akin 10%. Okay? Pag binalik sa akin ni Angel, am I still generous to her? Yes. Bakit? Again, same principle, hindi naman galing kasi sa kanya eh. Ako naman ang pinanggalingan in the first place. Alright? So that's how the Father works in all of us. You see, many times kasi iniisip natin, you know, giving na naman, offering na naman, parang kakaltasan na naman ako. You see, the world would teach you, whenever you give, that's subtraction. You actually lose something. But in the kingdom of God, whenever you give, that's actually multiplication. You're setting yourself up to be blessed by God. And I'm not just talking about financially. Okay? Kasi lagi yun yung mentality natin. You see, nung binigyan ko po sila, I just bless them. Kagaya ng premise ko nga kanina. It's because they're my children, right? So dahil mahal ko sila, binibigyan ko sila. Hindi dahil sa nagtatrabaho sila para sa akin, hindi dahil magpapastor si Melchor. Ayaw mo naman yun, di ba? Gusto mo ba yun? So, ba't yung pinipilit yung bata? Kayo talaga. Hayaan nyo yung will ni Lord sa kanya. But the point is, sometimes it's easier to give pag maliit. Pag mas malaki na, Lord, ibang usapan na yata yun. But once again, if you understand what Jesus did on the cross, and that kung gaano lang kaliit yung hiningi niya sa atin, na-allow niya na gamitin natin, then we're all able to give. Amen? Palakpakan po natin si Angel at si Melchor. Thank you, Melchor. Kailangan ko po ng volunteer para mag-pray. Let's end this message. Can you all stand up and let's end in prayer lang? Just bow your heads and close your eyes. Lord, thank you, God, for your desire to bless each and every one of us. Thank you, Lord God, for teaching us, Lord God, that we are able to give simply because Jesus gave in the first place. Dahil nagbigay sa amin ang aming Panginoong Jesus. Dahil, Lord God, sobra-sobra yung binigay niya sa bawat isa sa amin, now we could give back and honor you with our wealth, with what you have been entrusted to us. Thank you, Lord God, because you have given us the ability to produce wealth. And thank you, Lord God, because you have given us the heart, the right motivation to honor you, to give back to you. Let me just pray for some of you here. If you are here today and you are in lack financially, meron kang need, I would like to pray for you. Just raise up your hands before God. Lord, I pray for everyone who are raising up their hands. Lord, you know their needs. Lord, alam mo kung magkano yung kailangan nila. Lord, alam mo, Lord God, kung kailan nila dapat bayaran yung mga bayarin. Lord, I pray that you're going to bless them. Lord, that you are never late, Lord God. I just declare that over them, Lord God. You are never late. You are always on time. Perfect timing every time, Lord God. Lord, I pray that you would richly provide for their need. And I pray, Lord God, that there would even be an overflow of provision para hindi na sila in need uli at paulit-ulit yung problema. Lord, give them breakthroughs, Lord God. Some of them who are working, bless the works of their hands. Bless their jobs.
If you're raising up your hands, just say to God, Lord, I receive it by faith. In Jesus' name. Can we all raise up our hands to God? Lord, teach us continually to honor you with our wealth. Remind us every time everything comes from you. And it is actually a privilege to give to you because that is a heart that says, thank you. You've been so good. Because that is a heart that says, I worship you, God, because you deserve it. And that is a heart that says, you are my source. Sa'yo galing lahat. Thank you, God. Lord, bless your people today. In Jesus' name we pray. And everyone says, amen. Amen.